ngayong hapon mga ka-vlogs. May bagong guitar journey naman ang gagawin natin ngayong video. At tutok lang kayo sa aking video at matuto tayo na paunti-unti kung paano tumutok. Ngunit bago yan, magpasakali muna tayo. Okay. Sa video na ito mga ka-vlogs ay i-demo ko sa inyo kung paano ba gamitin yung ating pangdiin sa guitar, no? Kasi kung ganito lang ng ganito ang ating titingnan, medyo matagalan tayo bago matutong magtugtog, no? So kailangan malaman natin yung kasi may number kasi ito eh. Okay, yan lakas ng ito yung cuerdas, ha? Yan. So baka di kayo malito kasi dito dapat zero ito eh, yung pinakababa. Yan, gawin na lang natin number 1 para hindi kayo malito. So 1 2, galing sa baba, 1 2 3 4 5 6, no? So anim kasi yan, anim. Iba-iba ang laki niyan, iba-iba din ang tono niya, no? So galing sa baba, 1 2 3 4 5 6. So okay. Okay. Ito sa ating gagamitin number din to, ha? So 1 2 3 4 5. So okay, para matuto kayo makuha ninyo ang step. Okay, yeah. So galing sa baba, ah, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, so 5. Okay. So D. Okay, D. Anong sige, anong gagamitin natin sa D? Okay, so ang D ito, ah. Yung una ay ikalawang dalirin natin ay dito siya pipindot, dito siya didiin sa ikatlong kwerdas galing sa baba, no? Okay, ikatlong kwerdas galing sa baba ng unahan ng unang guhit sa guitar. So yan, ah, ang ikalawa nating dito, dito sa ikatlong kwerdas galing sa baba. Okay. Di, pati, ah. Ang ikatatlo, three finger natin dito sa unang, dito sa unang kwerdas pinakababa. Didiin malapit sa ikalawang guhit. No. Yan. Ito naman ikaapat ay didiin sa pangalawang kwerdas galing sa baba, unahan ng ikalawang guhit. Yan. Okay? So, yan ang D. So, A. Saan naman tayo? So, kung masusundan nyo ito, madali nyong matututunan. Okay, saan naman tayo? Okay. Yung A, yung A,
I K E ha. Ito. So ang ikalawa mong finger dito siya didiin sa ikaapat. Unahan ng unang guhit. Okay? Unahan ng unang guhit sa inyong guitar. Oh. Ang ikala ang ikalawa, ang ikatatlong daliri mo ay didiin sa ikatlong guhit, ay ikatlong kwerdas. Unahan ng kaunti sa unang diin mo. Yan. Okay. So, ang ikaapat na finger mo, daliri mo ay didiin sa kadalawang kwerdas galing sa baba bago mag-ikalawang gulit sa guitar. So, ayan. So, yan ang ano niya, yan ang arrangement niya kasi dapat ano lang yan eh, tuldok sa manual, tuldok. Siyempre hindi naman pwede yung ganun, kaya slide ang daliri mo. Yan o. Yan ah, tulo, yan. Yay. Okay. Itong im. Eh, di family chords yung ginagamit natin. Itong im, dalawa lang siya. Ito, nakatiin siya sa ikalimang kwerdas. Galing sa baba, ikalimang kwerdas. Then, ang una, ang ikalawa, ikatatlo mong finger, nakatiin siya sa ikaapat na kwerdas galing sa baba. Bago mag ikalawang guhit sa guitar, yan o. Yan o. So yan, dapat magkatapat yan eh. Kaya lang simple, hindi magkakasya yung kukumb yan. So, slide siya konti ha. Okay, D, A, M. So mamaya bubuo tayo ng kanta dyan. Okay. Naman tayo sa G. Itong G, yung una mong dali ay kalawa mong daliri galing dito, ang didiin sa ikalimang kwerdas galing sa baba. Yan. Bandang gitna, unahan ng unang guhit sa guitar. Okay? Ang itatlo naman ay didiin sa dito, sa pinakalas, pinakaanim na kwerdas galing sa baba. Unahan ng ikalawang gulit. Gulit. Naan lang, ha? So, yan. Yan, ha? Okay. So, ang ikatatlo ay dito sa pinakaunang kwerda sa baba. Ang ikaapat mong finger. Unahan ng ikalawang gulit. So, yan. Sanay ka na, medyo slide na lang yan. G. Yan, G. So, yan ha. G. Mamaya, may isa pang G. Okay. So, D. A. G. Okay, dito tayo sa F sharp. F sharp, ay dumating panaban. Yung F sharp ay nakatiin lahat dito sa tapat na ikalawang gulit. Ang F sharp yan ha. F sharp nakatiin lahat yan. Then yung ikaapat mo na daliri ay nakatiin dito sa ikalimang kwerdas, unahan ng tatlong guhit. F sharp minor yan, ang tawag yan.
If you're may no nakadiin sa ang itong una mo nakadiin dito sa ikalawang guhit, then ang ika-apat mo na daliri dito sa pang-limang kwerdas, unahan ang tatlong guhit at ang pinakalas mo, yung pinakamaliit mo, yung liliit mo ay dito sa baba, no? Sa ika-apat na guhit. Bago mag ika-apat na guhit. Yan. Okay? F sharp minor. Okay. F sharp? Pag medyo sanay ka na, ano na lang yan? Slide na lang yan. Okay? So, isa na lang. B minor. Ang B minor, ganun pa din. Yung unang ito mo, nakadiin sa ikalawang guhit. Then ang pangatlo mo, pangatlo mo ay nakadiin sa, kaya ang pangatlo mo ay nakadiin sa ikalawang kwerdas galing sa baba bago mag ikatatlong guhit. Yan na. Okay, ang pang-apat mo ito, nakadiin sa kaapat na kwerdas, unahan ng ikatlong guhit. Okay? Okay, ang pinaka ano mo, ang pinakalas na iniliit mo ay nakadiin sa ikatatlong kwerdas bago mag kaapat na guhit. So, ha? So, yan ha. Kung medyo nalilito ka, pwede mong i-post, ibalik mo. F sharp, baba lang yan, B minor. M, A, okay. Okay. Pwede ko ah. F sharp. F sharp tayo. Itong ito mo. Kanan, ano po to? Kanan, ano kasi yung video ko eh. Parang kaliwa sa ano, no? Kanan, ah, kaliwa to, kaliwa. So yan, imagine mo kaliwa, ha? Ito ang nakadiin sa ikalawang guhit. Yan, nakadiin yan, ha. Hindi ko maalam, hindi ko alam bakit tumutunoy yan, kasi yan ang ano eh, yan ang basic step. Okay, so okay, kasi po nasanay ka na, sanay ka nang tumugtog, sanay ka nang kumalabit. Yung kamay mo ang magdadala sa iyo kung saan yung pinutin mo eh. Ah. Yan, G yan ha. Dito. Yan. G. Family chords. A. Minor, F sharp, G, M,
makuha mo na yung basic sa mga diin. So, kaya mo na magpatuto. Dito sa family course na dinidemo natin mga kapatid, lahat ng kanta dito, kaya mong kunin pag alam mo na. Kaya lang, depende sa boses. Halimbawa, pag tutugtog ka, tapos yung boses ng tinutugtugan mo ay hindi dito, so mapipilitan kang mag-iba ng family chord. Halimbawa, hindi niya kaya dito, sa G. Mataas ang boses niya, so mapipilitan kang ibahin. So kailangan sa pagtugtog, alam mo yung basic family chords na ginagamit ng doon po sa unang mga video natin ay mga basic katulad po nito. So dito naman ay kung titingnan nyo papanoodin nyo ng maayos at hindi mo alam kung paano yung dumiin, makukuha mo dito kasi may demo tayo eh. Kung paano, saan mo ididiin ito, saan mo ito ididiin, saan mo ito ididiin, saan mo ito ididiin, makukuha mo doon. Kung bibilang ka lang ng kwerdas ka rin sa baba, actually zero yan eh. Pero para hindi ka malito, gagawin na natin 1, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yan ha. O D. O, saan may didiin ito? Sa D. O, dito, sa gitna. Ikatlong. Yan ha, ikatlong kwerdas. Sa gitna. Unahan ng unang guhit sa gitna. Ito. Kaliwa to, sa kaliwa. Pag kanan ka, kaliwa itong gagamitin mo. Okay. D. Ito naman ay 1, number 2. So, ang number 2 mo ay dito sa gitna. No? Unahan ng unang guhit. At ang number 2, number 3 mo na finger sa pinakababa. Bago magtatlong guhit. So, makikita mo ang kamay mo kapag sinunod mo yung demo na ito. Ha? Makikita mo yung kamay mo. Ayan. Oh. Yung ikaapat mo na finger dito sa ikalawang kwerdas, unahan ng ikalawang guhit sa guitar. Ayan ah. Makikita mo. Ayan. So, yan ah. Yan ang D. Ayan. Kaliwa po tong kamay ko mga kapatid. Inano ko lang ha, kasi yung ano ng cellphone ko, kaliwa yung pag sa ano na pag natupam na mapap na papanood na. So, yan ang introduction para sa kanta. Okay. Then, babalik ka doon sa A. So, sa introduction na. Lang natin yung ginakuha sa ating D, basic D guitar chord. Yung kantang yan. Pwede din sa iba. Pwede din sa iba na halimbawa katulad ng A. Pwede din. So dito lang natin yung ginakuha sa D kasi medyo mababa ng konti yung kanta na yan. Pwede din ba? D. B minor, F sharp minor, D.
balik-balik lang, no? Sana masundan niya yung DIN para makuha niya yung basic na DIN sa D family cards. So. Okay. So dahil DIN ang ating topic ngayon, panay DIN, no? So yan, makukuha niyo yan kung susundan niyo yung ating video tips, okay? So C. Okay, C naman, ha? C. Okay. Ang C, paano ba natin ipipwisto yung ating finger sa C? Okay. Okay, ito. Ikalawang finger mo nakatiin dito sa una ay kalawang cuerdas bago mag-unang guhit. Yan. Dali lang yan, ha? Okay. Ang ikatlong finger mo ay nakadiin dito sa gitna. Unahan ng unang guhit. Ikaapat na cuerdas. Yan, ha? Okay. Ang ikaapat mo na finger nakadiin dito sa ikalimang cuerdas. Unahan ng ikalawang guhit. So, yan ang C. Kahit hindi mo tingnan, sundan mo lang yung kamay mo, sundan mo lang yung bibig ko, makukuha mo yung C. Ha? Mahirap yung C. Kaya nga hindi ako gumagamit yan sa mga tugtog kasi mahaba kasi. No? Kaya naman. Yan, ha? See. Okay. Siya, ulitin ko para makuha nyo. Ito, ikalawa, no? Number 2. Dito yan nakatiin sa ikalawang cuerdas galing sa baba, ha? Bago mag-unang guhit. Ikalawa, ikatlong finger mo nakatiin sa ikaapat na cuerdas. Unahan ng unang guhit. Napakalinaw. Okay, ang ikaapat na diin mo ay katatlong diin mo gamit ang iyong ikaapat na finger sa ikalimang kwerdas. Unahan lang ng ikalimang guhit. So yan si okay, so next A minor. Yan, A minor. So, yung A minor, dito pa rin siya nakadiin. Ito, sa ikalawang cuerdas, bago mag-unang guhit. So, parang C lang, starting lang ng C. Ang ikatlong finger mo nakadiin sa ikaapat na cuerdas, unahan ng unang guhit. Then, yung ikaapat na finger mo nakadiin sa ikatlong cuerdas bago naman mag ikalawang guhit, kasi hindi pwedeng tapat lang yan, kasi kaya nga i-slide po ang gamit niyan, kasi ito yung magtatapat yung ano mo, daliri mo kasi yan. So yan, E minor am. So meron namang M, no? So, gamit ang M dyan, ano dyan, ha? Sa C. Sa C, nandiyan din yung M. Okay. E. Oh. E naman tayo, E. E na eagle, ha? E na eagle. Okay. Ang E na eagle, itong unang pakalawa mong finger nakadiin sa ikatlong cuerdas galing sa baba bago mag unang guhit. Yan ang iya. Then, ang ikatatlo. Sa ikalima naman na cuerdas, gitna bago mag-ikalawang guhit. So, yan ang. Then, ang ikaapat mo na finger ay sa dito naman.
sa ika-apat na kwerdas bago mag ikalawang guhit, kasi siyempre magtatapat yung daliri mo, hindi makasya, kaya slide ang nagiging slide ang diin, no? Yan ang introduction sa mga so, maganda din na matutunan nyo ito kasi dito ginagamit yung mga awiting pamasko, ha? E minor or at E. Okay. So, yun na, may kulit tayong ama. Okay. F. Ano ba itong F? If you love me. Okay, F. Itong F, dito lang siya sa unang guhit. No. F. Yan, F. Nakadiin. So, flat yan siya. Tawag yan flat. Yan, no? Nakadiin. Huwag mo namang diin siya do. Kasi masakit yan. Yan, M. Una, ang pisto mo, naka-flat siya, naka-diin. Then, ang ikalawa, ay katlo mong finger, yan, ay naka-diin sa ika-apat na kwerdas, unahan ng unang guhit. Yan. Yan. Okay. Ikatlo pala, ikatlo, no? Ikatlong kwerdas. F pa. Una, ito. Ang ikalawa sa ikatlong kwerdas. Gitna, unahan ng unang guhit. Ang ikaapat na finger mo ay kalimang kwerdas, unahan ng ikalawang guhit. So, ang pinakalas ay pa sa pang-apat na kwerdas, unahan ng bago mag ikatlong guhit. Kasi nga, ano, tapat-tapat yung kamay mo, tuliri mo, right? Alam mo, yara, so sa C, F, G, meron na tayong G, meron na tayong A, meron na tayong E minor, meron pa ng F sharp, so sundan nyo lang yung, ano, so sa mga wala pa talaga alam kahit piso sa pagtugtog, ha? Tundan nyo lang yung video tapes, malalaman nyo kung paano idiin. Malalaman nyo kung paano idiin ang inyong mga kamot sa Bisaya. Tugtog tayo, pwede tugtugin sa C. Ay, meron pa pala D minor, ha? Yung D minor, yung unang kadaliri mo dito ay kalawa mo, pangalawa to eh, dito nakadiin sa pinakauna sa dulo, yan, bago magunang guhit, yan na. Sundan nyo lang yung bibig ko, malalaman nyo yung diin. Okay, ang ikatlo ay nasa ikatlong kwerdas bago mag ikalawang guhit. Ika-apat, nasa ikalawang kwerdas, unahan ng ikalawang guhit. So, laktaw siya, no? May pagitan. So, bali, ang pinakapagitan niya ay itong guhit. Madalang, no? Madalang lang naman magamit ito. Kahit hindi mo gamitin, basta makakuha mo ito. So, yung G. Yung G ay nasa family C, family chord siya, no? Chinsky naman niya sa nang C ay C7. So, yun lang yung kanina yung C.
ikalawa, ikalawang git kwerdas. Ang ikatong daliri mo ay nasa ikaapat na kwerdas. Ang ikaapat na daliri mo ay nasa kalimang kwerdas. Yung C7, ang pinakalas na maliit mong kamay dyan ay nasa ikatlong kwerdas, unahan ng ikalawang guhit. So yan, kuha mo na. So yan ang chinsky, no? Pag di ang gamit mo na chords, ang chinsky mo ay ano, D7 yan. Katulad na yan, oh. Yan. Alaala na iniwan mo kapag naisip ko nungkot ako, yan. Tatanong kung bakit iniwan mo pag tayo nagkalayo. Chinsky. Ayan, so C7 ang Chinsky naman ng C. So kung C ang gagamitin mo sa kanta na yon, pwede din. Happy hour na natin kasi ano, happy hour. Tayo nagkalayo, aking sa isip na yan talaga ang pag-ibig. So, tono din siya. So, depende lang sa kaya ng boses mo, mga kapatid, no? C7. C. So, meron na tayong C, no? Meron na tayong E. C sharp minor naman. Okay. So, ang C sharp minor ay magagamit mga igsoon, mga kapatid. Kung ang gagamitin mong family chords ay A. Ayan, A. Meron naman tayong ano. So, ito. Meron na tayong A. Meron na tayong E. Meron na tayong D. Meron na tayong F sharp. Meron na tayong B minor. So, C sharp minor na lang. Ito. Okay. Ang C sharp minor ay unahan lang ng B minor. Siyempre, C sharp. C sharp. Yan na. Ikaapat na guhit. Ang ikalawang guhit, ang ikalawang daliri mo ay ikatlong daliri mo ay nasa ikalawang guhit. Ang ikaapat na daliri mo ay nasa ikaapat na kwerdas. Unahan ng limang guhit, no? Limang guhit sa guitar. Yan, ang pinakamaliit mo ay yan. So, B minor lang. Imagine mo lang yung B minor. Yan, abanti ka lang ng konti. Diba? Malinaw, no? So, kasi alam mo, hindi mo alam dito, tingnan mo lang yung video tips, ha. So, kahit hindi mo tingnan yung ano ko dito, matutunan mo na yan. Okay. So, A tune family chords tayo. Ya,
ito yung mga kanta ni Willie, dito yan sa A Family Chords. Parang biola na ang isang katulad mo, may isang pag-ibig at wagas na totoo. Dahil sa'yo siya pa no. Hinahanap ng puso sa nagbibigay ng saya, ng tamis at lamig sa buhay ko. Ikaw na nga ito. Wait. Hey. kanta ni Willie. Pitik-pitik lang yun. Mababa. So, dito sa A, hindi mo kailangan umano ng boses. Mababa. Medyo mababa lang boses mo. Okay. So sa yun ay A family chords, no? A tune family chords. Yan, makikita nyo na yung mga guide, ha, mga kapatid. Sundan nyo lang yung sinasabi ko. So sa G tune family chords, so G, simple G. So meron na tayong G, no? Yan. Meron na tayong M. So nandyan na, nakukuha mo na. Meron tayong C. Paano yung C? A minor. O D. So nandyan na. Pag masundan mo yung bibig ko, makukuha mo na yung mga diin. Meron tayong B minor. Nasa G yan. Ginagamit sa G family chords ang B minor, ang M, ang C, A minor, D, at ang D. So yan, meron na dyan, ha? Meron ng basic step dyan. Okay. So G. Eh kung yung base sa boses mo, pakinggan mo kung ano yung boses sa boses mo. Yan.
Lista niyo eh, dapat alam mo yung family chords, hindi hindi pwede yung halo-halo diyan ano. Dapat ano yan, G, patulad nito, G, M, A minor, C, D, B minor, D. So yan lang ang nakapaloob doon sa tono niya. Oh. Oh. Hindi pwedeng isingit diyan yung F sharp sa G tune family chord. Nag-vlog pa ko. So, sampulan ko kayo yung mga kanta na kinukuha sa G at ginagamit ng mga OPM singer natin. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. O, da? Yung buwan. Ako'y sa'yo, da? Diyan ha. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Banda mo sa paningin. O, ha? Diyan, G. Ako ngayon nag-iisa. Atong diin lang yan. Bihan na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw ng buwan. Ora, yun lang yun, tatlo lang yun. G, G yung isa kanina, G7 yun. Ulit din ba? Uy sa'yo, ikaw ay balik lang yun, ha? So G kay Juan, si Juan Carlos. Okay, ano pa yung mga pwedeng makuha sa G na ginamit talaga sa live na tugtog nila, no? So menopause, ha? Lala sa isang tabi at di mapakali ating nakaraan ng timuling tinupos na isip, bakit nakalayo? Kaya ngayon ako'y isang bigo. Yung tinutunog nila, yung lagudog-lagudog, ano yun, drum yun. So, pag sinamahan mo ng bass, sinamahan mo ng drum, napaganda ng ano, no? Kulang ba ako sa iyo? Thank you.
dito lang siya yung kasalanan ba? Dito lang sa G. No. So yun ang original na kanta na tuno. Yung pwede mo din kunin yun sa D. Kung ang tuno ng bus mo ay D. Okay, ano pa? Ano pa yung mga pwede natin tugtugin sa G? Ingatan ka, suji. Pahit na sandali, kita ay mamasdan. Gaya din ba, walang hanggang. Sana'y di na magising kung nanganap man. Kung ang buhay na makulay ang tatahan, minsan ay natampa, minsan din ay luluha. Hindi ka na manindi, pagkat sa buhay mo may nagmamahal pa rin. O ba? Ingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Thank you.
Pero yun na. Ingatan ka yung buwan saka yung kasalanan ba. So dito, dito na kinukuha. Baka na lang live na kanta. No? Siyempre, may kasamang ano yun. May kasamang drum, may kasamang keyboard, may kasamang baso. Napagandang pakinggan pag nasa ano. Ano pa? Ano pa ang kanta? Pwede na makanta dito yung anong title nung bakit kapag nandito ka matutunan ko yan ha bakit kapag isang sulyap mo ay isang sulyap mo ay nabihaga ko dahil mala ang mahal ko sa isang sulyap mo pag nandito ka natutunaw ko yan, bagbag lang. Sabi yung ganda eh. Yun ang mga kanta, no? Buwan, kasalanan ba? Sa isang sulyap mo, iingatan ka. So, dito nila kinukuha. Then, yung kanta sa pang-worship naman po, ayan, God will make a way. Bago ang lahat, bago matapos, balik po tayo sa Diyos. Ayan. Thank you.
po mga ka-TV, mga ka-vlogs. Salamat po sa inyong bibigay ng panahon upang panoodin yung video tip na ito for how to use our fingertips to make a tune for guitar chord, no? So sana po ay supportahan po ninyo ang aking vlogs, ang aking journey. At least na po may mayroon po tayong matututunan ng kaunti sa video na ito. Sa paki-likes na lang po, paki-subscribe, mag-iwan na lang po kayo ng comment, no? Sa mga basta po sundan nyo lang yung tips dito ay may matutunan po kayo sa pagtugtog, no? Sundan nyo lang yung mga sinabi ko kasi nakaguide po yan. Ayan, may matutunan po tayo sa pagtugtog. Naulit ko po, maraming salamat sa inyo pong manonood.